Welcome sa another Noob Quicks video. Ngayon, ituturo ko kung paano mag-top up or refill ng hydraulic fluid sa mga hydraulic brakes nyo. Minsan, nangyayari sa atin yung mga hydraulic brakes natin, maraming beses mo pang kailangang pindutin para gumana. Iba na yung feel pag pinipiga mo. Hindi na katulad ng dati. Or pag binaligtad mo yung bike mo para ayusin, tapos pag tinayo mo ulit, ang lambot ng preno mo. Pipigay mo pa ng maraming beses para bumalik sa dati. Ibig sabihin yan, kailangan mo nang mag-bleed. Pero Nat, ilang buwan pa lang tong preno ko, tsaka wala pa akong kumpletong bleeding kit para dyan. Huwag kang mag-alala. Itong ituturo ko, hindi mo kailangan ng full bleed. Ito ay isang paraan kung paano mare-restore yung dating feel ng hydraulic brakes levers nyo. Ang tawag dito ay top up or refill. So basically, dadagdagan mo lang yung fluid sa system ng brake set mo. Minsan kasi, sa hindi may paliwanag na pangyayari, nababawasan yung brake fluid ng brake set natin. So, nagkakaroon ng air bubbles yung system. Hindi naman kailangan i-full bleed agad. Kasi, hindi nga naman lahat sa atin may full bleeding kit, di ba? Kaya, refill or top up ang gagawin natin. So, ang ituturo ko yung minimal tools needed at yung halos walang tools na kailangan. Ano ba yung mga gagamitin natin? Siyempre, Allen keys or multi-tool. Magvavary ito sa kung anong hydraulic brake set ang meron ka. Kadalasan naman, yung mga multi-tool, may sukat na Allen keys naman dyan na para sa brake set mo. Sa kaso ko, Torx yung ginamit ng manufacturer, kaya Torx ang gagamitin ko. T25 itong nasa zoom. So, T25 yung gagamitin kong Torx. Bleed funnel and plunger. Makakabili ka nito sa online at bike shop ng ito lang. Basically, ito lang ang kailangan mo, lalo na kung naka-Shimano brake set ka na. Ituturo ko din yung paraan kung paano gawin yung walang funnel later sa video. Anyway, madalas kasi sa mga funnel na ito, sukat yung tread for Shimano. Kung hindi Shimano yung brake set mo, malamang kailangan mo din yung susunod na item. Adapters. Ako, wala ako nung adapter na para sa brake set ko. Pero, meron akong mga existing adapters or connectors na sukat ang tread sa brake set ko. So, ginawan ko na lang ng paraan. Naglagay na lang ako ng maliit na tube in between para makonect yung existing adapter ko sa funnel para magamit ko sa brake set ko. Konting bike hack yan para sa inyo. Brake pad spacer. Optional ito, malalaman nyo mamaya. At syempre, kailangan din natin yung mineral oil. Depende ito sa kung anong meron kang brake set. So, kailangan mong malaman kung mineral oil ba yung ginagamit ng brake set mo or DOT. Kadalasan, pag Shimano, mineral oil lang naman ang ginagamit niyan. Pag SRAM, DOT. DOT4 or DOT5.1. Importante yan kasi top up ang gagawin natin. So, dapat same yung ilalagay mo. Hindi kasi pwedeng iba. Hindi gagana yon. Pero sa kaso ko, dahil itong rear brakes ko, ang laman ay baby oil. Kaya dapat baby oil din yung ilalagay ko. Buti pa itong brake set ko may baby. China oil. Baby oil? Siyempre, may magtatanong, okay lang bang gumamit ng baby oil? Okay lang naman, pero use it at your own risk. Kung hindi mo pa napapanood yung Infanta loop ko na puro lusong na matindi, lalagay ko yung link sa description. So yung mga lusong na yan, baby oil na yung gamit ko dyan. Effective naman. Pero hindi ko pa rin ina-advise na yan ang gamitin mo. So ito na yung steps na gagawin natin. Una, chine-check ko yung caliper kung nasa pinakababa siya ng system. Kasi ang goal natin ay pakyatin yung mga air bubbles. Sa kaso ko, yung hose medyo nakababa siya sa caliper. So ang pwede natin gawin ay itaas ang harapan ng bike, ipatong sa mas mataas na bagay yung harap ng gulong. Or, tanggalin na lang yung caliper sa mount para sure na mas mababa at lagyan ng brake pad spacer. This will prevent na magsara yung brake pads mo, pero kung itataas mo lang yung harap ng bike, hindi mo na kailangan yung spacer na yan. Pag nagawa mo na yan, luwagan yung bolts ng clamp ng levers. Usually, 5mm or 4mm na Allen keys yan. Tapos, i-level mo yung brake levers. Tanggalin yung screw cap ng bleed cover. At ilagay yung funnel. Lagyan ng fluid kung anumang gamit ng brake set mo. Sabi ko nga kanina, baby oil yung gamit ko sa set na ito. Kaya baby oil yan. Tapos,
pwede mo nang piga-pigain yung levers. Kadalasan, may mga bubbles na lalabas dyan. Ibig sabihin, pinifill na ng bagong fluid yung mga gaps sa system ng brakes mo. Kumbaga, pinapalitan ng fluid yung mga air bubbles. Alam mo naman, kalaban ng hydraulic brakes ang mga air bubbles na yan. Yan yung cause kung bakit weird yung piga mo sa levers mo. Then para sure, itap-tap mo yung hose ng brakes para yung mga air bubbles ay makaket sa reservoir at makalabas ito. Minsan, pinapatagal ko ng ilang minutes tapos tap-tap lang ng hose para makaket yung mga air bubbles. Habang nagtatap ka ng hose, piga-piga ka din ng levers para mapush niya palabas yung mga air bubbles. Ulit-ulitin mo lang yung procedure hanggang wala ng air bubbles sa reservoir. Makikita nyo naman yan sa funnel na wala ng lumalabas na air bubbles. Minsan, tinitilt ko din yung handlebar kasi minsan yung air bubbles na i-stack sa isang part ng reservoir. So, para makagalaw yung air bubbles, kailangan mong galaw-galawin yun. So, pag okay na, ilagay nyo na yung plunger sa funnel para matakpan niya yung butas. Tapos, pwede mo nang i-unscrew yung funnel para matanggal. Handa ka din ng pamunas kasi madalas may mga sobrang fluid na lalabas dyan. Tapos, yung laman sa loob ng funnel, kung hindi naman madumi, pwede mo pang ibalik yan sa lalagyan ulit. Pero kung madumi na yan, tapon mo na. Then, takpan ang reservoir ng screw cap. At linisin ng isopropyl alcohol ang levers. Same din ang proseso para sa harap na preno. Tulad nga nasabi ko kanina, paano mo ito gagawin ng walang funnel? Ito, hindi ko maire-recommend kasi pwede itong maging messy at matagal na proseso. Tanggalin mo lang yung screw cap tapos patak-patakan mo lang yung butas ng paunti-unti. Tapos, piga ng dahan-dahan sa levers. Dapat dahan-dahan lang, huwag mong biglain. Tapos konting tap sa mga hose, then piga lang ng dahan-dahan. Tapos pataka ulit ng fluid hanggang sa mapuno mo yung reservoir. Normally gumagana itong procedure na ito. Pero hindi ko talaga ina-advise ito kasi sa totoo lang, mas madali talaga yung may funnel. Less hassle kumbaga. So tatakpan mo lang ulit ng screw cap and then pwede mo na ibalik yung calipers na tinanggal mo. At ayan, na-top up or na-refill mo na yung hydraulic brakes mo. Hindi kailangan ng full bleed at balik sa dating feel ang levers mo. Pero kung hindi ito mag-work, baka kailangan mo na ng full bleed. Anyway, yung mga ginamit na tools, ililink ko sa description. Subscribe sa mga hindi pa. Marami pa tayong videos na ganito na darating. Press like na din para masaya. And to support the channel, may GCash QR code tayo dyan sa description. Pero walang pilitan yan ha, walang pilitan yan. Follow na rin sa mga social media natin, may link dyan sa description. So ako nga pala si Nat na nagpapaalalang manatiling, bait no babang buhay! Para tuloy-tuloy lang ang pasok ng kaalaman. Alam!